Magandang umaga, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Sa mga paalis pa lamang ng kani-kanilang mga tahanan, huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong. Ang ilang bahagi kasi nitong ating bansa, posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Batay sa abiso ng pag-asa, inaasahan po natin itong may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan na maaaring magpatuloy sa susunod na 2 oras. Simula pa kaninang 6:19 a.m. dito sa atin sa Metro Manila, maging sa kalapit nito Cavite, pati na rin sa bahagi nitong Zambales hanggang sa Bulacan. So inaasahan nga natin yung mga hanggang sa katamtamang pag-ulan, kaya naman doble ingat para sa ating mga kababayang papasok sa paaralan o kaya naman ay sa opisina. Narito naman yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. So muli ngang lumakas itong tinatawag nating northeast monsoon o yung hanging amihan, at ngayon nakaapekto na sa bahagi nitong Hilaga at pati na rin sa gitnang Luzon. Sa mga susunod na oras, mayroon tayong inaasahang maulap na kalangitan at may chance nung may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa bahagi nitong Caraga hanggang sa Davao region. Magiging maulap din ang kalangitan na may chance nung pulupulong mga may hinang pag-ulan para yan sa bahagi nitong Cagayan Valley hanggang sa Cordillera at pati na rin sa probinsya nitong Aurora hanggang sa Quezon. Bahagya hanggang sa maulap din ang magiging lagay nitong kalangitan at posible din yung mga pulupulong may hinang mga pag-ulan para yan dito sa natitirang bahagi nitong Ilocos Region hanggang pati na rin sa natitirang parte pa ng gitnang Luzon. Sa Metro Manila at doon sa nalalabing bahagi nitong Luzon down to Visayas at doon din para dito sa natitirang bahagi nitong Mindanao, good weather condition tayo sa maghapon maliban sa tsansa ng pulupulong mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Para mas kompleto yung ating weather forecast, narito yung inaasahan nating magiging lagay nitong mga karagatan. So ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin yung ating gale warning dito yan sa Hilagang Baybayin nitong Hilagang Luzon. Kabilang dyan ang mga sumusunod na probinsya. Batanes, Calayan, Babuyan, maging itong northern coast ng Cagayan hanggang sa Ilocos Norte. Paalala, bawal po muna ang pagpalaot sa ating mga nabanggit na lugar dahil yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Maaari niyo pong balikan ang aming mga nakalipas na episodes. Mag-subscribe lamang sa YouTube account ng ating programa. Ako po ang inyong nakasama ngayong umaga, Desserie Dionio. Magandang umaga at ingat po kayong lahat. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko, o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV. Bye.